Game. Huwag na rin patagalin to, mga brother. Hindi na patatagalin to. Wala nang pabebebebe pa. Rekta na tayo sa game 2. So we have here first pick naman dito, mga brother, ang Team King lang sa Gapo, and second pick naman ang Team Synchronized. So this is a 1-0 lead coming from Team King lang sa Gapo. So they took game 1, mga brother. We are now at game 2. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng game 3. Actually, ako gusto magkaroon ng game 3, ha. Hopefully, ha. Dahil I know how great both teams are, kaya gusto ko makita ng more sa kanila. Parang warm up nila to. Dahil grabe yung naghihintay sa kanila, mga brother, believe me. Hindi biro yung lakas na meron yung mga naghihintay sa kanila. Maniwala kayo, mga brother. Team Imbasambales, ha, ay commented tayo, wala pa silang talo. Pero sa first game natin, mga brother, kanina, King lang cute sa Gapo. The one who did a very great job doon was a team effort, pero makikita mo, alam ni Hellcurt, alam ni King Cutie Forever yung ginagawa niya. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung anong lang dapat niyang gawin muna. Di siya laging sumasama sa clash, importante objectives, hanggang nagkaroon na ng map control ang Team King lang Cutie sa Gapo. Whereas si Missy knows kung kanino siya sasanib, kailan siya sasanib. Diba, yun ang importante doon, diba? Meron silang communication doon. Plus, we have Kisi always going on the back lanes, going for carry, which is played by Leo. And Leo was cornered always, my brother. Lagi siya naku-corner doon. Hindi siya nakapag-farm ng mabuti. And now, wow, Claude is open, my brother. Wow. And Ling is open also. Wow, Claude, tignan natin, ah. This is interesting. Although ito, tinali yung Claude ni Kisi ng Team Imbasambales. Pero let's see how Team Synchronized will deal with this. Kasi we all know Claude, mga brother, autobahn to. Almost. Always. Hindi na, always na nga eh. Always autobahn to, mga brother, sa rank games. Plus, dito sa ating tournament, autobahn din to, mga brother. Pero ito, binigay nila. So, I believe, and I'm guessing, my bro, and I think hindi naman na prior pick ang Louis, so they can, we still have many support left. Meron pa tayong Farsa, meron pa tayong Valir. I would go for Farsa pa nga, my brothers, for minion wave clear. So Louis should not be picked right now, my brother. They could just go for another side lane. Pero dito nakaban na nga. They could still go for the Joed, ah. Joed was good, mga brother. Played by Rinka. Maganda ang ginawa pa nga doon ng Joed. Yun nga lang talaga. Leo, hindi na-kill. Lagi siya na-order. Ayan na sinasabi ko. Now, we have the Joed. Ang nabago lang so far is the Kufra. Now, PNK being picked out by Team King lang kisa Gapo. And I know Missy, Madam Missy, comfort hero niya to, mga brother. So, I will expect and I will see a good game. Good gameplay from Missy, mga brother, using the PNK. PNK, dahil pag nakasama ko siya, PNK is mostly picked up by Mam Missy. So, yan, mga brother, I will expect a great gameplay coming from Mam Missy. And now, we have Liam again for the export. And Kisi, that is a top 1 Sambales Claude. So, tingnan natin kung paano niya papapakita ang superiority niya using the Claude, mga brother, in this game. Game 2. So, we have banned Harit, mga brother. Good ban. Ang ganda nun. Tama lang yung pagka-counter niya, mga brother. So, tingnan pa natin. Ano, sino? So, they still went for the Louis, ha? Interesting, ha, mga brother, ha? Wala pang call dito ang team. We still have Kimi. Still have Bruno. Still have Lance. So, pero I doubt hindi pa nagpipick ng Lance dito ang team. Team Synchronized. So, I doubt magkakaroon tayo ng Lance pick dito for them. Pero ito, wala na naman silang tank. Wala na naman silang tank, mga brother. Wala na naman silang tank. So, we have an Angela pick na naman. So, sino kayang gagamit niya? Tingnan natin, ano mangyari, ha? So, we have your Ling. Oo nga pala, Ling, no? Lance tuloy. You still have Ling, ha? Tingnan natin sinong gagamit ng Ling dito. I know Lewin, hindi pa raw siya okay mag-Ling. So, alam niya naman sa sarili niya daw yun. Parang ganun, hindi pa siya confident masyado sa lagay. I'm guessing Rinka ang gagamit. Ay, hindi, si Rogue na. So, ha, magpapakita ang guys. Tignan natin, mga brother, ha. Ang hirap mag-predict. Parehas may potential win dito ang bawat isa.
let me just introduce both teams. So we have on the red side, mga brother, Team King Langkit sa Gapo, Kisi with the Claude, Missy with the PNK, Kurt with the Cho, Liam for the X-Borg, and then King Cutie Forever with the Angela. On the blue, on the red side, mga brother, we have here the Team Synchronized, Wendell for the Louie, Rogue for the Yuzong, Hi-Hi for the Cupra, Rinka for the Ling, and Leo for the Johed. Ayan na mga brother, si Rinka na nag-core. Tignan natin ano mangyayari dahil nakita nyo yung capabilities niya as a core nung siya ang gumamit ng core nung past game sila mga brother. Magaling mag-core si brother Rinka. So, we will expect a high IQ gameplay from him. So, yan mga brother. This is game 2 of with the lead, ang lead dito coming from Team King Langkit sa Gapo, mga brother. So now, pa-load na to. Tignan na natin. Huwag na tayo magpatumpak-tumpak pa. Ako excited na rin kung sinong mananalo actually. Kasi naghihintay doon yung malalakas sa winner's bracket. That is a best of 5 yun, mga brother. So now, we'll move forward and go to the land of LOL. Mga brother, we have a... Expect ko lang dito, mga brother. I know, magiging ano lang to. Passive lang. Passive. Kuha mo na sila ng mga buff. Kuha mo na sila. Yun lang. Kasi, lala si Claude. Claude, with the retry again, mga brother. Pero dito, naka bounty hunter siya. Hindi na siya nag veteran hunter. So, ito, mabilisan na to since tattoo sila sa bottom lane. Ito, mabilis na din to since meron silang smart missiles coming from Leo. And Rinka dito, mga brother, will just take the red buff. So, yan lang, mga brother. Mabilis lang yan. Very, very passive laning dito, mga brother. Pero hindi, mag-i-invade ata dito, ang team synchronized. Pero again, may retries. Both parties have retries, mga brother. So, eto, brother Liam, trying to poke with the fire, mga brother. Pero makikita mo, misip, sakit ng Louie doon, mga brother. Ramdam na ramdam ni brother Liam, mga flicker at ba, mga brother. Hindi, first blood coming from brother Hi-Hi taking down. Naku po si King Cutie Forever, hindi, naka-flicker out pa nga, maganda doon mga brother. And nakuha pa nga ni brother Rinka ang blue buff doon. So we have here Kurt trying to wala na mga brother, hindi niya na itutuloy, alam niya na. Pero ang ganda doon ng yin and yang skills coming from brother Wendell and Rinka being poked out by our Chichu Dog with Missy, mga brother. Now they will just go again for their, ang problema dito no blue buff Claude, mahirap kasi nga mo, since nag-i-spam ka ng Art of Tiberi, mabilis ka mawawala ng mana and wala kang mana na Claude is equals to no Art of Thievery, no spam ng movement speed, mabagal ka mag-respo on every lane, mga brother. That's the problem. Pero ito, titignan natin, masama ang plano on sa bottom lane, mga brother. Kurt on the verge of death kasi papasukin siya dito ni brother Rinka using the link. Pero ito, may flicker out ba ito, mga brother? Hindi. Tempest of Blade being activated para lang mapatay Rinka, killing brother Kurt. Pero to delikado, in exchange brother Leo matitake dito on the top lane, nakuha rin ni brother Casey. So dalawang core ang nakuha, parehas yan, merong bounty hunter, so parehas may additional gold. Now mauuna dito, trade lang, it's a 1 for 1 trade pagdating sa kill, then 1 for 1 din pagdating sa turret, mga brother. So mababasag na to, panigurado yan. So parehas sila nang may control on opposite lanes, mga brother. No, Hi-Hi trying to go for the an aggressive gameplay with the bouncing ball, pero wala na. Middle lane being cleared here by brother Casey with the blazing duet. Pero ito pupunta, pero available na ang red buff. Tingnan natin, wait daw sabi ni brother Casey. Tingnan natin kung ano mangyari. Blue and red buff will be available on the side of King Langkit sa Gapo. Pero dito, Hi-Hi going in, Rogbu going in with the Shenron, mga brother. Tingnan natin, matitake ba to? Sino naka-retry, mga brother? Tingnan natin ang gulo na ng labanan. Casey, sinaniba ni Missy. Pero ito, ang ganda na sipa ni brother Kurt with the Way of the Dragon. Pero wala nang return, nakuha pa nga ni brother Rinka. Pero down siya doon, that is the problem. Nakuha mo nga red buff, pero ang kapalit noon ay ikaw. So now they are planning to go for the turtle since wala namang link dito, mga brother. And wala pa namang blue. So, Rinka will just go for the red buff, mga brother. So, launch attack on the blue buff, on the turtle side, mga brother. Nandito, Hi-Hi is the only one here together with Drogbo, mga brother. So, we have a 2v5, mga brother. Kung ako kay Leo, magpusha lang siya. Pero ito, Way of the Dragon used by Kurt just to Rogue mga brother. Then Barney Dog on the back lane, mga brother, trying to take Rogue. Pero ito, kill ni brother Liam, si brother Hi-Hi. Hi-Hi ang casualty dito, mga brother. And on the top lane, we have Leo taking down
the turret, mga brother. Maganda yan. Objective time sa blade being tapped out. Pero ito si King Cutie Forever trying to go for the second skill. And magka-round. Pero grabe! Ang inang niyang skill coming from Wendell. Good pick off doon coming from Wendell, mga brother. Plus objective on the top lane. Ang ganda doon. And a solo farm nga lang dito si Brother Kizzy. That is the problem also. So we have na-take ni Brother Leo ang top lane, pero matitake naman dito ang bottom lane. Pero KC just trying to be careful, trying to be cautious also, mga brother, dahil ayaw niya ma-pick off. Dahil retry lang meron siya, once mahuli yan ng ating Kufra, he knows, patay kagad siya ito, mga brother. Now, placing to it, just to clear the minion wave, alam niya na yon, and plus damage from Ringka. Pero ito, tingnan natin, Leo, masyado atang malalim, then slow. Liam just trying to, smart missiles, being activated, pero wala, mga brother, hindi na lang mabawtan din. Ito, brushes are being checked by Brother Haya, pero dito pinap ang ulti, pero nasan sila, mga brother? Nasa bottom lane. Dito, delikado ang ating Angela, mga brother. King Cutie Forever, alam niya, naramdaman niya. Kizzy, trying to challenge, just going for the Art of Tibre, pero ito, nice steal pa nga, mga brother. Nakuha na naman ang red buff, pero mamamatay ba? Liam, ang casualty doon, mga brother. Ito, Rogue Boo, going in, mga brother, with Shenron. Pero ito, mamamatay ata on the backlist. Pero ang gandaan ng pasok doon ni Brother Hi-Hi with the gameplay, mga brother. Hi-Hi with the crowd control and triple kill coming from Ringka. Ringka is doing good, mga brother, with the help of Brother Hi-Hi and Brother Wendell. That is the problem with a retribution type Claude, mga brother, pag wala ang purify. Pero ito, 1v1. Ang ganda ng pick-off doon. 1v1 with the great one, Kurt versus Leo, mga brother. And Leo prevailed. That is the problem, mga brother, when you are using a Claude Retry. So, Claude Retribution, mga brother, is a big problem. Lalo kung crowd control heroes ang meron ang kalaban mo. So, we have crowd control coming from Hi-Hi, crowd control coming from Wendell. Masakit dyan. Then, meron pa tayo kay Brother Rogue plus Lewin with the ejector. So, isang one wrong, isang maling mistake lang, di ba? Patay ka dyan, mga brother. So, Kizzy needs to be very careful and very cautious when going in. Because one move lang, pag pumasok siya dyan, alam ni Brother Hi-Hi yan, madali niyang i-first killan yan, plus bouncing ball, kaya niya makancel yung SS niyan, mga brother. Kahit sino dyan, kaya makancel yung SS. Pero lang kaya, pero ito, Hi-Hi going in, pero ito, Barney to being, naku po, ayan, ang ganun kasakit, ang yin and yang, ang crowd control skills coming from Brother Wendell. Pero ito, Blazing Dewey being popped out. Pero hindi, tumama ang ejector, mga brother. Top lane dito, being pushed by Brother Ringka. He knows his objectives, mga brother. Pero ito, he will just get out of this mess, mga brother. Pero ito, nasa bottom lane din si Brother Wendell together with Leo. Pero si Hi-Hi going in, pumasok, mga brother. Naramdaman ni Brother Kizzy, mali at ang ejector doon, mga brother. Pero ito, Tempest of Blade being popped out, mga brother. Brother Kizzy just trying to stay alive, pero hindi, mga brother. Kahit meron siyang King Cutie Forever, patay pa rin siya. And Rogue Boo, nice. Sayang, mga brother, he went in, pero yun nga lang, may flicker out ang dalawa, mga brother. Sayang effort doon, pero hindi, mga brother, maganda yun kasi alam na ang capabilities na meron dito si Brother Rogue Boo with the Yuzong, and yung takot na mabibigay niyan, yung psychological game na mabibigay niyan sa team King Lang Cutie sa Gapo, malaki. So pag nakita nila si Shenron, back agad dyan. That is the mental effect that na binigay dito ni Brother Rogue. So ayun, mga brother, Rogue always going on the back lanes. Ang ganda noon kasi he knows how he will deal with every clash. And Hi-Hi just sacrificing himself and giving time and giving space for Brother Ringka to kill the Claude. And Claude felt the damage even though may kasama siyang Angela. Pero don't undermine dito the Claude, because Claude is deadly also on the later games, mga brother. Although malambot siya, pero Claude, pag nauna yan and naka-free siya, pero to Brother Hi-Hi going in, bouncing ball. Tingnan natin, matitake ba to? Turtle has been taken by Brother Ringka. Ringka now going for the Little Wanderer. Pero ito, Hi-Hi enduring the damages coming from the team King Lang Cutie sa Gapo. And they are now being passive, mga brother, as much as they can. Dahil ito nga ang problema, mga brother. One wrong move, isang maling mistake, tapos ka dyan. Now, Blazing Duet being popped out by Brother Kizzy just to farm my brother on the top lane. So now, let us just check our items, my brother. So we have here, ito na, Endless Battle and Berserker's Fury for our link. Then we have, papunta na ng BO dito si Brother Rogue Boo, and we have
papunta na rin naman ng assault kiras to si brother ha. Pero ito masyado na aggressive pa nangyayari mga brother. High high going for the first kill, bouncing ball, wala na lang. Rika, akala ko papasok pero hindi na lang, nagparamdaman na lang sa bawat isa. Mga brother, ito. So we have Claude with the Demon Hunter sword with his itong pucho-pucho item niya, pupunta siya ng golden staff mga brother. Yun ang uunahin niya. Liam trying to feel feeling the second skill damage coming from brother Rinka, pero ito high high trying to set up. Kisi trying to farm mga brothers as much as possible. I-farm niya na i-farm, pero ito maging available dito sa bottom lane ang kanilang red buff. Pero Kurt dito with the way of the dragon, sino masisipa niya? Hindi. Pero hindi, masyado atang ano doon ang napaagang trancho mga brother. Pero ito, brother Kurt, medyo delikato ang sitwasyon. Rinka popping out the Tempest of Blade. Rogue going for the Shenron, pero wala na lang mga brother. Wala casualty on both teams, pero hindi, namatay pala si brother Kurt mga brother ha. Hindi ko napansin ha. Ang casualty doon is brother Kurt. Wala naman sa team. Pero ito, ang ganda ng pick of doon coming from Leo. Hindi ko napansin mga brother dahil sa bottom lane. Ito Liam with the last inside. Tanggal ang pinaga armor. Now, objective after objective, turret after turret, taken na to na brother at ng team Synchronized. Pero ito, Tempest of Blade coming from brother Rinka. Roguebook killing our PNK. Delikado na ang sitwasyon dito ng team King Langkit sa Gapo. So, hayay, naiwan pa nga doon mga brother, 'di ba? Hindi siya tropa. Pasensya na brother, pero to si Lewin, tahimik na nag-i-invade sa blue buff ng King Langkit sa Gapo. They don't want to give anything to Claude, mga brother. Ayaw nila ng late games, hindi na nato patatagalin. They want a game 3. They want a 1-1 standing, mga brother. Nahihirapan na dito. Yan ang problema sa retry type Claude. So nararamdaman na to ni brother Kisi. So I don't know kung sana kung nag-purify siya, things might have gone the other way or okay, medyo na iba ang dating dito, pero that is the problem mga brother. Ngayon mararamdaman talaga. So but still we cannot downplay the Claude, and we still this is just a level 1 lord mga brother. So masyado pang maaga para magsalita kung nang tapos o sino na ang panalo, di ba? So we have here Rogue just trying to invade and every farm that team King Langkit sa Gapo has, mga brother. So, ito SS coming from Louie, mga brother. Wala lang, panakot lang. Naramdaman yun ni brother Kurt. Maganda yung nangyari doon. So, tingnan natin dito. Lord now is in the middle lane. Both side lanes are being pushed, mga brother. Brother Hi-Hi going in, mga brother, with a bouncing ball. Pero ito, baka masipa siya. Last insanity being popped out by brother Liam just to annoy and trying to damage the Lord, mga brother. Pero ito, Rogue going in with the Shenron, mga brother. Hi-Hi going in also. Pero ito, matatake na nga ang third sa middle lane, mga brother. Tempest of Blade being popped out by brother Rinka, mga brother. Delikado ang sakit ng Blazing Duet. Ito na yung sinasabi ko, shutdown. Patay doon ang ating Ling, mga brother. Free hit dito coming from brother Casey. Yan ang magiging problema nila, mga brother. Pag sinabi ko sa inyo, late game, Claude is deadly, mga brother. Pero ito, brother Casey trying to poke that. Pero delikado lahat ng turret dito. Almost all turrets, ha? Are down, mga brother. Pero ito, Leo killing on the top lane. Pero si Leo patay na ito, panigurado. Pero ang ganda lang pasok doon, brother. Nice! Mapipick up ba ito, mga brother? Nice pick up coming from Leo and Hi-Hi. Leo, Hi-Hi. Connection, mga brother. And Rogue going in, mga brother. Power lock lang. Gusto nila ng game 3. Gusto nila mag-all 1, mga brother. Hindi na nila patatagalin ito. We will go towards the game 3, mga brother. This is 1-1 standing. Team Synchronized takes game 2. Shit, man. Wow! Kala ko palamang na doon . Kala ko sa clash na yun, kasi napatay na nila yung Link. Tapos, nakita nyo, free hit lang si Claude. Yun nga lang, they did not expect. Hi-Hi going in, habang chinichase ni Claude, doon ang ating Johan. Nabigla siya mga brother.